Sino nga ba si Terence Romeo? Tara alamin natin. Si Terence Bill Vitenzos Romeo ay ipinanganak noong March 16, 1992. Siya ay isang Filipino professional basketball player na naglalaro ngayon para sa San Miguel Beermen ng Philippine Basketball Association o PBA. Siya ay pinanganak sa Imus, Cavite, at ngayon siya ay nasa 31 years old na. Siya ay may tangkad na 6 feet at may timbang na 82 kilograms. Naglalaro siya bilang point guard at shooting guard. Noong high school career niya, si Romeo ay unang naglaro para sa Letrans Quirais, bago siya ma-scout ng Far Eastern University sa Diliman. Naglaro siya ng isang season bilang isang baby tamaraw, bago siya umakyat sa seniors division. Siya ay kilalang kilala, dahil sa kanyang paggawa ng record sa pag-score ng 83 points, sa UAAP Juniors Basketball, na nabura ang naunang record na 69 points, na hawak ng dating junior Maroons player na si Paolo Mendoza. Ito pa ang isa sa mga nakakamangha, nakapagdala siya ng 33 points sa loob ng third quarter, na ginawa niya ito sa loob ng 31 minutes na paglalaro sa loob ng court. Siya ay nanalo ng UAAP Juniors Most Valuable Player noong 2009, sa parehong taon, na may average na 37.1 points per game, 4.1 assist per game, at 4.0 steal per game. Noong college niya, medyo naging mahirap ang paglipat ni Romeo, mula sa juniors division patungo sa seniors division. Bagaman siya ay kinilala bilang pinakamahusay na rookie, at nagkaroon ng pagkakataon na makapaglaro, kasama ang dating UAAP MVP na si RR Garcia. Naging hamon para sa kanya bilang mas bata na player ang maging pangalawang opsyon, at mababa ang kanyang shooting percentage na mayroong 32%. Nagtala lamang si Romeo ng 9.9 points para sa kanyang rookie season. Sa sumunod na season, tila mas maganda ang naging performance ng scoring guard na si Romeo. Nag-average siya ng 11.4 points per game, 4.8 rebounds per game, at 3.2 assists per game. Nagsama sina Romeo at Garcia upang bumuo ng isang matibay na duo. Dinala nila ang FEU papunta sa finals, ngunit natalo sila sa best of three series laban sa Ateneo. Sa UAAP Season 75, naging first option ng koponan si Romeo. Nagpakita siya bilang isang mas malakas na manlalaro, pagkatapos ng nakakabagbag damdaming pagkatalo noong nakaraang taon. Na may average siya na 18.5 points per game at 5.5 rebounds per game, na pinakamaganda sa koponan. Ang kanyang kahangahangang performance ay nagbigay sa kanya ng slot para mapasama sa Mythical Five. Sa kanyang huling taon bilang half of FEU, inaasahan na naman si Romeo ang mangunguna sa paggawa ng puntos. Nagtala siya ng 30 points sa tatlong laro sa buong season, na nagpapahalaga sa kanya bilang isa sa tatlong manlalaro mula noong 2003, ang dalawa pa ay sina Patrick Cabohog at Bobby Ray Parks Jr., na nakapagtala ng 30 points ng higit sa isang beses. Sa UAAP Season 76, kinilala si Romeo bilang Most Valuable Player. Siya lamang ang ikatlong guard na nanalo ng award, matapos si Garcia, at ang PBA legend na si Johnny Abarrientos. Nag-average siya ng 22.2 points, 6.3 rebounds, 3.9 assists, at 1.6 steals, upang pangunahan ang liga sa puntos at steals habang nagtapos siya sa ikatlong pwesto sa assist. Noong siya ay nasa kolehiyo, ipinakita niya ang kanyang husay sa PBA D-League bilang player ng Big Chill Superchargers. Nagpasya siyang iurong ang kanyang huling taon sa paglalaro matapos maunawaan na kailangan niyang maghintay hanggang 2013 bago siya madraft sa PBA. Noong November 3, 2013, si Romeo ay napili ng Globalport bilang kanilang 5th pick overall sa 2013 PBA draft at sinuot ang parehong number 7 na jersey na suot niya noong naglalaro siya sa kolehiyo. Ipinaliwanag niya na si Robert Jaworski ang iniidolo ng kanyang ama, dahilan kung bakit ginagamit rin niya ang parehong number 7 sa kanyang jersey. Sa kanyang pangalawang laro bilang profesional, nagdala siya ng 34 points habang nag-shoot ng 6 out of 8 mula sa labas ng 3-point arc patungo sa isang panalo laban sa Air 21 Express.
Nagkaroon din siya ng pagkakataon na makalaban si Mark Kagiwa sa kanilang unang laban na magkasama, kung saan nagtala siya ng 27 points at namuno sa isang matapang na pag-comeback noong second half ng laro, kung saan hindi nakuha ang tagumpay ng Ginebra sa score na 109-104. Si Kagiwa, na nagtala rin ng 29 points, ay nagkomento na si Romeo ang pinakamalapit na manlalaro na maaring may kumpara sa kanya. Sinabi rin ng rookie guard na si Romeo na isa si Kagiwa sa kanyang mga iniidolo noong lumalaki siya. Sa kanyang magandang pinapakitang performances, ipinakita ng former king ng Tamaraw na siya ay isang napakagaling na manlalaro bilang profesional. Nagpakita siya ng mga kagalingan at kahusayan sa buong season. Ngunit nagkaroon siya ng problema nang mawala ang kanyang consistency dahil hindi niya magawang mag-produce tulad ng nagagawa niya ng nakaraan. Gayunpaman, itinuturing siya bilang isang papalapit na maging star player, na ginugulat ang mga manunood sa kanyang kagalingan sa pag-dribble at kakayahan sa paggawa ng puntos. Dahil sa mas malakas at mas fit na si Romeo, inaasahan na makakarating ang Globalport ng mas malalim sa playoff sa kanilang unang conference. Lalo na't ang mainit na guard ay naglalaro kasama ang mga magagaling na guards, na ang veteranong leader na si Alex Cabagnot, at ang nangungunang rookie na si Stanley Pringle, kaya tinawag silang three-headed monster. Bago magsimula ang playoffs, nagulat ang lahat ng matrade si Cabagnot sa dating Globalport player na si Sol Mercado mula sa San Miguel Beermen. Dahil sa kaunting panahon para mag-adjust, sila ay tuluyang natalo sa Ginebra na may twice-to-beat advantage sa unang bahagi ng quarterfinals. Ang pag-alis ni Cabagnot ay nagdulot ng mga benepisyo sa pag-angat ni Romeo patungo sa kasikatan dahil nagawa niyang maging pangunahing scoring option ng koponan. Siya ang nanguna sa mga lokal na manlalaro sa puntos bawat laro sa 2015 PBA Commissioner's Cup na may average na 21.36 points. Nag-iwan rin siya ng malaking impresyon sa All-Star Weekend sa Puerto Princesa. Nagtala siya ng 48 points, bagamat talo laban sa Rookies vs. Sophomores Blitz game. Siya rin ang PBA 3-point shootout champion 2015 at ang PBA All-Star Game MVP 2015 na nagtapos sa isang memorable na weekend para sa batang guard. Ngunit hindi sapat ang kanyang mga pagsisikap dahil nahihirapan ang koponan na makabalik sa panalo sa natitirang mga laro pagkatapos ng All-Star break. Ang pagkawala ni Stanley Pringle na nagpapagaling sa isang injury ay naging dahilan sa kanilang paghina para sa pagtatapos ng conference. Matapos pamunuan ng Globalport tungo sa kanilang pinakamagandang pagtatapos sa 2015 PBA Governors Cup, binigyan si Romeo ng parangal bilang Most Improved Player. Nagtapos siya bilang Top Local Player sa third conference at sa buong season. Mayroon siyang career highlight na 40 points sa isang laro, laban sa Rain or Shine Elasto Painters ni Paul Lee. Siya rin ang itinanghal na scoring champion at napasama rin sa PBA Mythical Second Team 2015. Noong 2015 bilang mukha ng FIBA 3x3 World Tour Manila Masters, ipinakita muli ni Terence Romeo ang kanyang kahangahangang kagalingan sa one-on-one habang nagningning siya para sa koponan ng Manila West sa tournament. Hindi niya nagawa na pangunahan ang Manila West patungo sa kampyonato dahil natalo sila ng Manila North na binubuo ni na Calvin Abueva, Vic Manuel, Troy Rosario, at Carl Dehesa sa semifinals, ngunit nag-uwi pa rin ng ilang parangal si Romeo. Siya ang nagwagi sa 3-point shootout at nagwagi ng MVP matapos pamunuan ng lahat ng mga players sa puntos na may 43 points sa apat na laro. Napili si Romeo sa Gilas Pilipinas 3.0 training pool noong 2015 at sumali sa koponan para sa isang pocket tournament sa Estonia. Naglaro rin siya sa 2015 William Jones Cup kung saan siya ang paborito ng mga manunood, pinahanga ang mga Pilipino at Taiwanese fans dahil sa kanyang galing sa paghawak ng bola at kakayahan sa pag-score habang nagtala siya ng 15.2 points sa loob lamang ng 18 minutes per game sa tournament na iyon. Matapos ang kanyang tagumpay sa Jones Cup, siya ay isa sa mga miyembro ng final lineup ng Gilas na lumaban sa 2015 FIBA Asia Championship at nagkaroon ng kanyang pinakamagandang laro laban sa powerhouse na Iran at India. Sa ikatlong season ni Romeo sa PBA, siya ay nagsimula ng maganda. Kasama ang kanyang kapwa guard na si Pringle, nabuo nila ang tandem ng Slash Brothers
katulad ng sariling tandem ng Golden State Warriors na Splash Brothers. Ang dalawang ito ang nanguna sa scoring para sa koponan, na may 24.06 points at 19.61 points bawat isa, habang pinamunuan nila ang Global Port sa kanilang unang pagkakataon na pumasok sa semifinals laban sa Alaska, ngunit natalo sa serye. Nakakuha siya ng bagong career high na 41 points sa Game 1, ang kanilang tanging panalo sa seryeng iyon. Noong October 14, 2016, kinilala si Romeo sa PBA Leo Awards Night, nang siya ay itanghal bilang miyembro ng PBA Mythical First Team. Noong 2018, matapos magkaroon ng hindi pagkakaunawaan kay Coach Pido Gerencia, humiling siya na matrade. Siya ay na-trade sa TNT Katropa kasama si Yusef Taha, kapalit ni Mola Tautua. Noong December 16, 2018, siya ay na-trade sa San Miguel Beermen, kapalit ni na Brian Heruela at David Semerid. Sa kanyang unang laro kasama ang Beermen, nagtala si Romeo ng 7 points at 4 assists sa loob lamang ng 11 minutes of playing time, ngunit natalo sila sa Colombian Jeep sa score na 124-118. Sa Game 2 ng 2019 Commissioner's Cup Finals, pumasok si Romeo mula sa bench at nagtala ng 29 points at gumawa ng 6 na 3 sa isang 127-125 na panalo sa double overtime. At nitong Asian Games sa Hangzhou, China, siya ay kinuha ng Gilas Pilipinas para sa kanyang pagbabalik dito, ngunit hanggang practice lang ang nagawa ni Romeo dahil wala siya sa listahan ng mga sinugmit na players na pwedeng maglaro. Kaya umuwi siya sa Pinas at sumuporta na lang sa ating pambansang koponan. At nitong September 2023, pumirma si Romeo ng 2-year contract extension sa kanyang kasalukuyang koponan. O siya, hanggang dito na lang mga paps, salamat sa pakikinig, I love you all!